yung sulat. Bale, ang importante dito guys, pag pinaturno nyo po yung camshaft ng Mio, ay dapat makuha po natin yung pinaka distance ng stock na camshaft natin, yung distansya po ng bearing. Yan, di ba? Kuhang-kuha po yung distansya. So, yan po yung pinaka-importante. Yan lang naman guys, no? So, isasalpak na natin to. Okay guys, ito yung 6.0 ng Racing Bumblebee. Yan, compare natin sa stage 1 ng LHK. Oh, mas maliit po ito, mas malaki po yung lube ng LHK, no? At ito yung sinasabi ko guys. Yan, check natin tong haba ng lube. Ayan, no? 25 only. Tapos yung duration niya ay 19. So hindi po legit na 6.0 to guys. Ayan, ang layo. Yung stock natin 25.9, 25 minus 19, 6.0 guys. Pero ito lang po yung binawasan dito, kaya naging 6.0 siya, pero hindi po legit. Alright? So ayan, ito na po yung isasalpak natin. Legit na 5.5 LHK stage 1 na pang Mio cams. Tignan mo natin kung ano ang magiging outcome. Alright. Ito yung converted cam gear natin. Okay. Bale, nilagyan ko na ho ito ng washer. Nilagyan ko tong dalawa. Yan, hindi ko na po nilagyan yung isa para hindi ho matakpan yung timing mark. Right. Yun lang pala yun. Yan. Adjust lang ho natin yung timing mark ulit. Dito po sa timing guide.
Ayan, sentrong-sentro ho yung timing mark natin sa timing guide. So, lock na natin to, guys. Pag kayo po ay nagta-timing, guys, yan, lagyan nyo ng tali para hindi po lumipat yung ignition timing mark, no? Yan, so balik na natin yung tornilyo ng valve. Hindi ko pa alam, guys, kung ano ho yung clearance na gagamitin natin. Gawin nating 9-11. 9-11 muna, guys, no? Kasi medyo mataas yung lift. Kung maingay po yung 9-11, edi try natin sa stock. Guys, pag tapos na tayong mag-adjust ng clearance, paikutin natin yung gear natin. Tignan natin kung walang sabit. Sana lang walang tukod. Ayun, guys, wala akong sabit. Wala pong sabit yung 5.5. Check lang natin yung andar mamaya, kung i-check natin yung clearance kung hindi siya maingay. Bali, yun lang yung i-adjust natin ngayon. So, ito, all goods. Walang sabit yung cams natin. Right. Tatakpan lang natin, guys, bago natin paandarin. And paandarin na natin, guys, ah. 1 2. Guys, check nyo yung ating ano, wala pong alog yung panggir natin. Ayan. Takpan natin to, guys, bago natin bombahin para ma-check kung okay.
napansin ko guys, medyo lumakas yung idling. Syempre, nadagdagan yung volume ng gas at hangin sa combustion chamber natin. Medyo lumaki na ho yung buka ng ating valve sa intake at exhaust, no? So, adjust lang tayo mamaya ng carburetor. Ayan, pandarin ulit natin. Ayan guys, bali isang click lang po yung andar natin. Wala akong sabit. All goods. Kailangan po nating mag-adjust ng carburetor. Bali, nagbago ho yung tono. Nagbago ho yung tono ng makina natin. Yan, lagay lang natin sa 1.5. Okay. Yan, try natin bombahin guys. Ayun, napaka-responsive ng throttle. Ang ganda ng throttle, guys. Ayan, bumababa agad yung... Pag nagre-rev tayo, guys, bumababa agad. Ayun, no? Napaka-responsive. Yan, nilagay natin sa 1.5. Mas galit yung makina, guys. Alright. Ayun, oh. All goods. Maganda ang andar, napaka-responsive. Okay, so hanggang dito na lang po yung video natin at sana ay may natutunan tayo. Alright, peace.